Glory to the King of Kings and the Lord of Lords. Great is the glory of the Lord. For the earth shall be filled with the glory of the Lord as the waters covers the sea. Our Kingdom Session teaching for this time, Defining the Kingdom of Darkness Part 1. Defining the Kingdom of Darkness Part 1. Kingdom greetings from Manila, Philippines. The vision ng Global Diplomat College Center is transforming students into leaders and leaders into agents of change. Kingdom citizens do not fight. Ang mga mamamayan sa kaharian ng Diyos ay hindi nakikipagbaka. But mga Christians at mga religious people ay nakikipagbaka laban sa Diablo. Ano ang kahulugan nito? Bakit ganoon? Tayo ay mga mamamayan ng kaharian ng langit. Sapagkat ang langit ay isang invisible country at ito ay invisible kingdom na merong invisible king. The Lord of Lords, the King of Kings, the Lord Jesus Christ ay isang haring hindi nakikita at ang kanyang kaharian ay hindi nakikita. Sa aklat ng mga taga Efeso, chapter 6 verse 12, ito ang isa sa pinaka most misunderstood na scripture sa buong Christianity, sa mga Christians at sa mga religious leaders. Sapagkat tayo ay na misinformed, na miseducated at na misled ng mga religious leaders ng Catholicism. In Ephesians 6 and 12, si Paul ay nagpahayag sa kanyang mga sulat. Ang mga letters ni Paul ay tinatawag na epistles. Ang mga letters o epistles ay sinulat ni Paul para i-address ang mga problema at ang mga difficulties sa ekklesia or sa the church. Let's read. Sapagkat ang ating pakikipagbaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Ang mga religious leaders at mga religious pastors ay lagi nilang sinasabi na sila ay makikipagbaka laban sa Diablo, na tayo ay nasa pakikipagdigmaan, kaya tayo ay mananalangin at magkakaroon tayo ng warfare. Pero nasusulat dito sa Ephesians 6 and 12, ang ating pakikipagbaka ay hindi laban sa laman at dugo. We do not fight against each other or sa laban sa at sa mga tao or sa humanity. Sapagkat ang ating pakikipagbaka ay hindi laban sa laman at dugo, not against men, kundi laban sa mga pamunuan, against the prince of the rulers of the darkness of this world, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan. Let's define kung ano ang kaharian ng ruler ng darkness. Let's define the kingdom of the ruler of darkness o ang prinsipe ng kapangyarihan sa kaitaasan na walang iba kundi si Satanas. Si Satanas ang namamahala sa kaharian ng kadiliman dito sa sanlibutan at siya ay nag-ooperate sa kaitaasan o sa mga himpapawid. Nang si Adan ay nagkasala, hindi nasupresa ang Diyos sapagkat ang Diyos ay may plano. At ang kanyang plano ay redemption o ang katubusan upang itubusin ang tao at ibalik muli sa kanyang sarili. Ang Panginoong Jesus ay already solved the sin problem bago pa itatag ang sanlibutan, sapagkat siya ay namatay na. Bago pa itatag ang sanlibutan, inalis na niya ang ating mga kasalanan, ang lahat ng kasalanan sa sanlibutan. At pinatawad na tayo sa ating mga kasalanan nang ang sangkatauhan ay nagkasala, si Adan na nagre-represent ng buong sangkatauhan. 7.7 billion humans living on planet Earth today ay namatay dahil sa kasalanan at pagsalangsang. Sa aklat ng mga taga Efeso, chapter 2, verse 2, let's read, na inyong nilakaran nung una ayon sa lakad ng sanlibutang ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin ng Espiritu, na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Let us study your enemy. Let us study our enemy. Ang mga relihiyosong tao ay sinasabi na si Satanas ang kanilang kaaway. Ngunit ang Panginoong Jesus ay hindi sumasang-ayon sapagkat Jesus already destroyed sin.
before na ikaw ay ipanganak. Ang ating kaaway ay hindi si Satanas. Your enemy is not Satan, but your enemy is ignorance, lack of knowledge, kulang sa kaalaman. Pag-aralan natin kung sino si Satanas. In John 8:44, kayo'y sa inyong amang Diablo at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa nung una at hindi nananatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan ay nagsasalita siya ng sa ganyang ganang kanya sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. Si Satanas ang ama ng kasinungalingan at kayo'y sa inyong ama, the devil who is the father of all lies at ang mga ninanasa ng inyong ama ang inyong ginagawa. Si Satanas ay isang mamamatay tao. Lahat ng degree ng pagpatay, every crime of murder ay kinreate sa pamamaunan ng Yaris sa pamagitan ng influensya ni Satanas. Katulad ni Cain at ni Abel, si Cain ay nag-operate sa kanya ang espiritu ng ni Satan, which is the na siyang mamamatay tao, espiritu ng pagpapatay, espiritu ng mamamatay tao. The first family murder, mula sa simula, siya'y isang mamamatay tao buhat pa nung una. Hindi nananatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Satan is a liar. Siya ang ama ng lies. He is the father of all lies. At ang kanyang mga anak ay mga anak ng pagkasuwail, sons of disobedience. Ang bawat bansa dito sa mundo ay kinokompronta ng salitang o ng world racism. Ang racism ay ating tukuyin mula sa spiritual perspective. Let's define racism mula sa spiritual perspective. Ang puso ni Satanas ay na-corrupt. O ang puso ni Satanas ay tiwali na mayroong racism at ego. Ang kanyang desire ay para i-overthrow ang Diyos, para pabagsakin ang Diyos. Si Satan ay dati siyang si Lucifer in Ezekiel 28 verse 11. Bukod dito, yung salita ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, anak ng tao, panaghuyain mo ang hari sa Tiro, the king of Tyre is Satan, at sabi mo sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon Diyos, iyong tinatatakan ang kabuuan na puno ng karunungan at sakdal sa kagandahan. Ikaw ay nasa Eden na halamanan ng Diyos. Lahat na mahalagang bato ay iyong kasuutan. Ang sardyo, ang topacio, ang diamante, ang berilo, ang onyx at ang jaspe, ang zafiro, ang esmeralda at ang karbungko at ang ginto. Ang pagkayari ng iyong pandereta at iyong mga plauta ay napa sa iyo. Sa kaarawan na ikaw ay lalangin ay nangahanda. Satan or Lucifer was created at siya ay perfect in beauty nang siya ay likhain ng Diyos. In verse 14, ikaw ay pinahirang kerubin na tumatakip at itinatag kita na anupat ikaw ay nasa ibabaw ng banal na bundok ng Diyos. Ikaw ay nagpanhik manaog sa gitna ng mga batong mahalaga. Ikaw ay sakdal sa iyong mga lakad mula sa araw na ikaw ay lalangin. He was very perfect in the days when he was created. So Satan or Lucifer was created by God hanggang sa ang kalikuan ay nasumpungan sa iyo. Ang iniquity ay racism. Ang iniquity ay wickedness. Ang iniquity ay isang natatagong kasalanan, secret sin na hindi nakikita. Kaya nga merong mga racist pastors, may mga racist church. Sinesegregate ang ibang churches sa kanilang churches. Kaya ito ay racism sa mga iglesia. Racism sa mga trabaho. Sa gobyerno ay meron ding racism. Every entity, sa business ay may racism. Sa education ay may racism. So racism is a secret sin na hindi nakikita. Ngunit ginawa ng Diyos ang lahat ng tao na isang dugo. God made all men of one blood. Ang lahat ng sangkatauhan. Lahat tayo ay magkakapatid sapagkat isa lamang ating pinanggalingan. In verse 16, dahil sa karamihan ng iyong kalakal ay kanilang pinuno ang gitna mo ng pangdadahas at ikaw ay nagkasala.
Kaya't inihagis kitang parang dumi mula sa bundok ng Diyos at ipinahama kita o tumatakip na kerubin mula sa gitna ng mga batong mahalaga. Kaya nga ang mga races ng mga tao ay punong-puno ng violence o karasan. Tang violence ay isang napakalaking kasalanan. Ito ay kasamaan. Siya ay isang cherub. Ang iyong puso ay nagmataas dahil sa iyong kagandahan. Iyong ipinahamak ang iyong karunungan dahil sa iyong kaningningan. Aking inihagis ka sa lupa. Aking inilagay ka sa harap ng mga hari upang kanilang masdan ka. Sa pamamagitan ng karamihan ng iyong mga kasamaan, sa kalikuan ng iyong pangangalakal, iyong nilapastangan ang iyong mga sanktuaryo. Kaya't ako'y naglabas ng apoy sa gitna mo. Sinupo ka at pinapaging abo ka sa ibabaw ng lupa sa paningin ng lahat na nanganonood sa iyo. So that is the spirit of racism. Si Lucifer na naging si Satan ay isang cherub. Siya ay isang anointed cherub o a leading angel. Ngunit siya ay mayroong siya ang espiritu ng racism. At saan nang galing ang racism? Saan ito nagsimula? Walang iba kundi kay Satanas. Ang unang murder, which is the spirit of racism, nang si Cain ay pinatay niya si Abel. Ito ang nagdi-describe o tumutukoy. Nakikilala ang spirit of racism. Si Cain ay isang farmer at si Abel ay isang sheep keeper. Both of them ay nag-offer ng sacrifice sa ating Diyos. Ngunit ang sacrifice, ang handog ni Abel ay tinanggap ng Lord. Ngunit ang handog ni Cain ay ni-reject ng Lord. At si Cain ay nagalit sapagat ang kanyang handog ay hindi naging kalugod-lugod sa Diyos. At siya, ang kanyang handog ay mga bunga ng lupain. Ngunit si Abel, ang kanyang handog ay mga best flock, best sheep. So si Cain ay kinamuhian niya ang kanyang kapatid na si Abel at kanya itong pinatay. So doon nagsimula ang spirit of racism. Hate. Cain hate his brother. Kinamuhian niya. That's the spirit of Satan. The spirit of the ruler of the darkness of this world. That's why we have racist government, racist politicians sa marami mga bansa. In Revelation 12, 7 and 8. At nagkaroon ng pagbabaka sa langit. There was war in heaven. Si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka sa dragon. Tang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka. At hindi sila nanganalo ni nasumpungan pa man ang kanilang dako sa langit. So Satan was cast out of heaven. Siya ay tinapon. Siya ay na-fired. Siya ay pinalaya sa langit. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanlibutan. A deceiver in the world. Siya ay inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. Si Satan, the great dragon, at ang kanyang mga demons, the angels who were with Satan, ay pinalayas at inihagis na kasama niya. So ano ang mga Diablo? Ano ang mga demons? Ang mga demons ay ang mga angels na iniwanan nila ang kanilang posisyon. In Jude 1, 6 and 7, let's read. Ang talatang ito ay tumutukoy sa mga anghel na ngayon ay mga demonyo. At sinabi rito at ang mga anghel na hindi nangag-ingat ng kanilang sariling pamunuan, kundi iniwan ang kanilang sariling tahanan, ay iniingatan niya sa mga tanikalang walang hanggan sa paghuhukom sa dakilang araw. Sila ay naka-reserve para sa great judgment, sa eternal darkness, sa everlasting chains under darkness, sa judgment of the great day. Ito ay para sa mga demonyo, sa mga dating anghel na iniwanan ang kanilang mga posisyon sa langit sapagkat sila ay nagtaksil, kumalaban sa Diyos. Verse 7, gayon din ang Sodoma at Gomorrah at ang mga bayang nasa palibod ng mga ito na dahil sa pagpapakabuyo sa pakikiapid at sa pagsunod sa ibang laman, homosexuality, immorality, marrying man ay isang trabaho, isang work of Satan. This is the spirit of Satan. Ay inilagay sa pinakahalimbawa na sila'y nagbabata ng parusang apoy na walang hanggan. So sila ay magsasuffer ng parusa, ng walang hanggang apoy. Sa Genesis 1:26, at sinabi ng Diyos, likhain natin ang tao ayon sa ating wangis at ayon sa ating larawan. When God made man, ang nilikha niya ay isang lalaki at isang babae na magsasama bilang pamilya
Ngunit ang pag-aasawahan ng isang lalaki sa kapwa lalaki, ito ay false family. Ito ay counterfeit ng in-institute ng Lord mula pa doon sa creation, na ang magsasama sa isang pamilya sa pag-aasawahan ay isang babae at isang lalaki, hindi isang babae at isang babae, o hindi isang lalaki at isang lalaki. The only family na nilikha ng Diyos at marriage na in-institute ng Lord ay isang lalaki at isang babae, Adam and Eve, not Adam and Steve. So si Satanas, ang Diablo, ay ama ng kasinungalingan. Siya ang ruler ng prinsipe ng kapangyarihan ng hangin. Ang prinsipe ng mga kapangyarihan ng hangin. The prince of the power of the air. The ruler of the kingdom of the darkness. The prince of darkness. Ang salitang darkness o kadiliman, darkness, sa Hebrew ay idinidefine na ito ay ignorance. Or not having knowledge, walang knowledge, walang information, walang understanding about sa katotohanan. Sa Hosea 4 and 6, for 1800 years, ang mga religious leaders ay nagpapatakbo ng kanilang mga churches and denominations sa pamamagitan ng ignorance, no understanding about the truth, under the prince of the power of the air. Nasusulat, ang aking bayan ay nasira dahil sa kakulangan ng kaalaman, or destroyed because of lack of knowledge, that's ignorance. Sapagat ikaw ay nagtakwil ng kaalaman, because you rejected knowledge, akin namang itatakwil ka, I will also reject you, upang ikaw ay huwag maging saserdote. Saserdote ko, yamang iyong nilimot ang kautusan ng iyong Diyos. You forget the law of God, akin namang kalilimutan kahit ang iyong mga anak. So there, God is saying na nire-reject kita bilang pastor, bilang deacon, bilang propeta, bilang teacher, bilang evangelist. Why? Sapagkat hindi ka pwede mag-represent sa akin. You cannot represent me. Kaya nire-reject ng Lord ang mga hindi sumusunod o kinalimutan ang kautusan ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, akin namang itatakwil ka. There shall be no or any representation of me. You shall not represent me. Why? Sapagkat iyong nilimot ang kautusan ng Diyos. Ang Bible ay isang legal document. This is a legal book. Ito ang constitution ng kaharian ng langit. Nakasulat dito ang mga salita, all the laws of the king. Ang Hebrew definition ng light, ang ibig sabihin ay knowledge. So nang sinabi ng Panginoong Jesus, ako ang ilaw ng sanlibutan at kayo ang ilaw ng sanlibutan, ang ibig sabihin nito, ikaw ang knowledge ng sanlibutan, ikaw ang kaalaman ng sanlibutan. In Colossians 1:13, siya ang naglipat sa atin mula sa kapangyarihan o mula sa kaharian ng kadiliman, the kingdom of ignorance of or ignorance, at nilipat tayo sa kaharian ng kanyang anak. In the kingdom of the light, in the kingdom of the light of his dear son, that's the kingdom of knowledge. Si Satan, ang prinsipe ng kapangyarihan ng hangin, or the prince of the power of the air. At ito ay siya ay nag-ooperate through the airwaves, through the internet, through medias, through TV, through computers, sa mga radio musics, which are all demonical. Stylistics of hip-hop music na glorify sa sanlibutan at hindi mga godly music. But kailangan gamitin natin ay mga godly music para mag-glorify ang Diyos. Kaya you be careful, mag-ingat kung ano ang pinakikinggan at pinanonood ng inyong mga anak sa kanilang mga computers, sa kanilang mga mobile, sa kanilang mga iPads, sa kanilang mga gadgets. Sapagkat ikaw na mga magulang ay responsible. Responsible ka sa iyong anak sa harapan ng Diyos. In 1 John 1 and 5, at ito ang pasabing aming narinig sa Kanya at sa inyo'y aming ibinabalita, na ang Diyos ay ilaw, God is light, which means God is knowledge, at sa Kanya'y walang anumang kadiliman.
Kung sinasabi nating tayo walang kasalanan ay ating dinadayang ating sarili at ang katotohanan, the truth, ay wala sa atin. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan ay tapat at banal siya na tayo patatawanin sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Ang light ay naparito sa sanlibutan, ngunit inibig ng tao ang kadiliman, ang ignorance, kaysa sa liwanag sapagkat ang gawa ng tao ay masama. In 1 John 2:15, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan. Do not love the world. Ni ang mga bagay na nasa sanlibutan, the world ay tinatawag na orderly arrangement of system. Na ang mga bagay na ni ang mga bagay na nasa sanlibutan, kung ang sino man ay umiibig sa sanlibutan ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Kung ikaw ay mayroong asawa, ang iyong duty at ang iyong commitment ay para sa isa't isa. Sapagkat kung anong pinagsama ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Kaya lumakad sa liwanag, walk in knowledge. Sapagkat ang lahat ng nangasa sa sanlibutan, ang mga pita ng laman, ang mga masamang pita ng mga mata na ang lahat ng makita ay gustong bilhin. Gustong mapasa kanya ang masamang pita ng mga mata at ang mga kapalaluan sa buhay, the pride of life, ay hindi mula sa Ama, kundi mula ito sa sanlibutan. Ikaw ba ay nasa liwanag o nasa kadiliman? In 1 John 1:5, at ito ang pasabing aming narinig sa kanya at sa inyo'y aming ibinabalita na ang Diyos ay ilaw. The kingdom of God is the kingdom of light. Ito ay kingdom ng knowledge. Ito ay kingdom ng information. Sinasabi ng Diyos, ako ang Alpha at ang Omega. Ako ang pasimula at ang katapusan. Ako ang nagpasimula ng pasimula. At nakikita ko ang katapusan mula sa pasimula. Siya ang knowledge, ang karunungan, ang kaalaman. At sa kanya ay walang kadiliman. At kung sinasabi natin tayo'y may pakikisama o may relationship sa Diyos, sa ating hari, sa kanya at nagsisilakad tayo sa kadiliman ay nagbubulaan tayo at hindi tayo nagsisigawa ng katotohanan. Kung tayo may makikipagkaisa sa Diyos at tayo pa rin ay lumalakad sa kadiliman, sa ignorance o walang kaalaman, walang pag-intindi sa katotohanan, sabihin ay nasa kadiliman ka pa rin, nasa kaharian ka pa rin ng kadiliman. Ang Diablo ay nag-ooperate sa pamamagitan ng ignorance sapagkat siya ang prinsipe ng kaharian ng kadiliman. Ang greatest weapon, ang pinaka-napakalakas na sandata ng Diablo na ginagamit niya sa mga tao ay ang kanilang ignorance, the greatest weapon the devil used. At mayroon sa iyo ay is your ignorance. When you are walking in darkness, you are practicing darkness. That's ignorance. Ngunit kung kayo'y nagsisilakad sa liwanag, if you are walking in the light, in the knowledge, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa. At nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Kung sinasabi nating tayo walang kasalanan ay ating dinadayang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. In 1 John 2:1, mumunti kong mga anak sa mga bagay na ito ay sinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. At kung ang sinuman ay magkasala ay may tagapamigitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid. At siya ang pangpalubag loob, the propitiation for our sins. At hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi lang sa buong sanlibutan din naman. Ang Diyos ay na kay Kristo na pinagkasundo ang mga tao sa sanlibutan para sa Kanya. Kaya hanapin, datapwat hanapin muna ninyo ang Kanyang kaharian at ang Kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay ay pawang idaragdag sa inyo. Walk in the light. Lumakad sa kaalaman. Walk in the light. And light is knowledge. Oh, glorify the mighty name of the King of Kings. We give you honor, O God, that let every man hear and listen to the word of light. You are light.
At salamat, O Diyos, na kami ay nais mong lumakad sa liwanag, to walk in light, to walk in Thy kingdom. O Almighty God, let every nation of the world, let every nation of the world come to Your light. O glory to the King of Kings. Thy kingdom come, Thy will be done on earth, just like it is in heaven. This is LB from Global Diplomat College Center, Manila, Philippines, the province of Antipolo, Rizal. God bless you and God bless all the nations of the world. Glory to the King.